And He is above all His creations. Nasa kataas-taasan natin siyang lahat at siya ang patuloy na tumutustos at nangangalaga sa atin bilang kanyang mga alipin at mga nilikha. So ito ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim. Isummarize natin muli. Una, ang maniwala at ang sumamba lamang sa Allah sa nag-iisang Panginoong Diyos. Pangalawa, ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Pangatlo, ang maniwala sa lahat ng orihinal na revelasyon o kapahayagan ng Allah o ng Panginoong Diyos. Pang-apat, ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Panglima, ang maniwala sa araw ng paghuhukom. At ang pang-anim, ang maniwala sa destiny o tinatawag na kapalaran. Maliban dito, mga mahal na kababayan, ang Islam ay may limang haligi o pillars na ito naman ay dapat isagawa o isabuhay ng isang Muslim upang makamtan ang kasiyahan ng Allah at matamo ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Una sa lahat, ang haligi ng Islam ay ang tinatawag na shahadatain or panunumpa. Sa panunumpa, sinasabi ng mga Muslim ang kahulugan, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin, kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha, sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta, at sumasaksi rin ako na si Jesucristo propeta ng Allah. Sa dahilan na sumusumpa ang Muslim at sumasaksi na walang ibang Diyos na sasambahin kundi ang Allah lamang at naniniwala na si Muhammad at si Kristo ay mga propeta, ang ibig ipakahulugan, mga mahal na kababayan, na sambahin natin ang Panginoong Diyos ayon sa kanyang gusto at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta na kanyang isinugo. Kaya hindi tama, mga kababayan, ang sabihin natin na may relihiyon tayo, naniniwala tayo sa Diyos, nagdarasal tayo, gumagawa tayo ng mabuti, tama na, hindi natin kailangan ang Islam. Mga mahal na kababayan, mag-reflect, mag-ponder tayo. Dapat siguraduhin natin na ang relihiyon na kinalalagyan natin ay relihiyon na nagmula mismo sa Diyos at relihiyon na itinuro at ipinamuhay ng mga propeta. At kung may Diyos tayong sinasamba, tiyakin natin na ang sinasamba natin, siya mismo ang nagbigay buhay sa ating lahat at siya ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita natin at hindi nakikita. At kung nagdarasal tayo sa kanya, siguraduhin natin na ang way o ang pamamaraan ng ating pagdarasal na aayon sa kanyang gusto at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta na kanyang isinugo. Ang pangalawang haligi ng Islam ay ang limang bisis na pagsasala o pagdarasal. Ang pagdarasal, mga mahal na kababayan, mahalagang mahalaga ito sa buhay nating lahat. Ngunit kung tutuusin, hindi ito kailangan ng Diyos. Kung bakit kailangan natin ang magdasal, dahil tayong tao ang may pangangailangan. Tayo ang nangangailangan ng tulong, ng habag at ng awa ng Panginoong Diyos. Isa-isip at isa-puso natin na kung magdasal ka ng limang beses sa maghapon, hindi ito makakadagdag sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ayaw nating magdasal, hindi mababawasan ang kapangyarihan ng Allah o ng Diyos. Siya pa rin ang tinatawag na Akbar, meaning pinakadakila, na siya ang nagbigay buhay sa ating lahat. Siya lamang ang nakaaalam kung kailan niya tayo babawian ng buhay. Kaya anuman ang kalagayan ng isang Muslim, kapag dumating ang oras ng pagsasala o pagdarasal, kinakailangan nagampanan o isagawa niya ito bilang pagpasalamat sa Diyos, pagpuri, pagdakila, pagluwalhati, higit sa lahat pagtanaw ng utang na loob sa Diyos na nagbigay buhay sa Kanya. Hindi ito katulad ng hindi Muslim, mga kababayan, na ang karamihan sa tao na alaala lamang nila ang Diyos at naalaala ang magdasal kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan, kung nasa bingit ng kamatayan, kung tumanggap ng balita na may problema ang kanyang pamilya o mga mahal sa buhay. Pero kung walang problema ang tao, maayos ang trabaho, maayos ang kalusugan, maayos ang kalagayan, ang akala niya, kaya niya tinatamasa ang lahat dahil sa sarili niyang sikap, dahil sa mahusay siya, dahil sa madiskarte siya, o dahil sa matalino siya. Ito ang akala niya. Nakalimutan niya na ang lahat ng kanyang tinatamasa sa mundong ito ay pahiram at ipinagkatiwala lamang ng Allah o ng Panginoong Diyos. At ang pagdarasal, of course,
pagkain ito ng ating espiritual na katawan. Nagpapapatawad ito sa ating mga kasalanan at nagsisilbi itong ilaw at liwanag sa puso at isipan ng isang tunay na mananampalataya. Ang kabayaran ng pagdarasal, maaaring wala sa mundong ito, mga kababayan. Ngunit ang katotohanan, magwawakas tayong lahat at magbabalik tayo sa Panginoon upang tayo ay magsulit sa lahat ng ating mga ginawa. Ang pangatlong haligi ng Islam ay ang tinatawag na zakat, translate roughly as charity or kawanggawa. Ngunit itong zakat na tinatawag sa Islam, na kung ang isang Muslim ay may ipon siya na hindi niya nagalaw sa loob ng isang taon, pagdating ng katapusan ng taon, kinakailangan na kukunin niya ang 20% nito at ibigay niya sa alam niyang naghihirap o nangangailangan. Subalit kung wala siyang ipon dahil ang kanyang kita ay tamang-tama lang sa kanya, hindi siya obligado. Kung kinakapos siya at kung mayroong Muslim na may kakayahan, actually, isa pa siya sa recipient o isa sa pagbibigyan. Hindi ito katulad ng ibang pananampalataya, mga kababayan, na kahit wala silang ipon, ngunit pagdating ng katapusan ng buwan, inoobliga sila na magbigay ng tinatawag na tithe or ikapo. Ibinibigay ito sa simbahan o kung sino mang namumuno na hindi nalalaman kung saan ito gugugulin. Ngunit sa Islam, mga kababayan, ikaw ang may karapatan mamili upang sa gayon ang tulong na ibinigay mo pakikinabangan ng naghihirap o nangangailangan. Ngunit kung wala kang ipon, I repeat, hindi ka obligado na uunawaan ng Allah o ng Panginoong Diyos ang iyong kalagayan. Ang pang-apat na haligi ng Islam ay ang pagpapasting o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Itong pag-aayuno o pagpapasting na ginagawa ng mga Muslim, hindi ito bagong utos ng Panginoong Diyos, mga mahal na kababayan. Dahil kung papaano niya ito inutos sa mga naunang propeta at sa kanilang mga tagasunod, this is the same fasting na ipinatutupad sa mga Muslim sa kasalukuyan. Kaya kung papaano nag-ayuno ang mga naunang propeta at ang kanilang mga tagasunod, katulad ni Jesus, ni Moises, ni Abraham, this is the same fasting na ipinag-uutos sa mga Muslim sa kasalukuyan. So sa pag-aayuno, sa pagpapasting, dito ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Anuman ang katayuan ng isang tao sa buhay, maaring hari siya, presidente, prinsipi, abogado, doktor, tagawali sa kalye, kung nag-aayuno ang lahat, ang hirap at gutom na nararanasan ng isa, ito ay nararanasan ng lahat-lahat. At dito nagkakaroon ng pag-reflect ang isang tao na kung halimbawa, maraming yaman ang ipinagkatiwala sa kanya o biyaya ng Panginoong Diyos na ipinagkatiwala sa kanya, dapat matuto siyang magbahagi sa iba. Dahil kung hindi niya gagawin, ito ay magiging pananagutan sa Allah sa darating na araw ng paghuhukom. At ang pagpapasting sa Islam, of course, ang lahat ng bahagi ng katawan ay kanyang pinag-aayuno. Bawal ang kumain, bawal ang uminom, bawal ang manigarilyo, bawal ang magmura, ang makipag-away, ang manood ng malalaswa, ang makinig ng hindi kanais-nais, maging ang pakikipagtalik sa asawa, ipinagbabawal sa oras ng pag-aayuno. At ang kabayaran, mga mahal na kababayan, sa pag-aayuno, maaaring wala sa mundong ito, ngunit uulitin ko, mamamatay tayong lahat, magbabalik tayo sa Panginoong Diyos upang tayo ay magsulit sa lahat ng ating mga ginawa. Marami pa tayong matututuhan sa kahalagaan nito. Ang panglima na haligi ng Islam ay ang paghahajj o pagpipilgrimage. Itong paghahajj, mga mahal na kababayan, inuobliga ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan na isagawa nila ito at least once in their lifetime. Ngunit ito ay may mga kondisyon upang kanyang gawin. Ang unang kondisyon, kailangan of course isa siyang Muslim. Sumunod, of course, malakas ang kanyang pangangatawan upang maglakbay sa Maka upang isagawa ang rituals nito. Sunod na kondisyon, kailangan may sapat siyang salapi na gugugulin kung siya ay maglalakbay. At ang sumunod, kailangan matino ang kanyang pag-iisip. Malakas siya kung walang sapat na salaping gugugulin, hindi siya obligado. At mayaman siya kung hindi matino ang kaisipan, hindi rin obligado. Ngunit kung namimit niya ang lahat ng requirements na yaon,
it is a must for each and every Muslim na isagawa ang paghahads once in their lifetime. At sa paghahads, mga kababayan, doon muli ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat at doon din ipinadarama ang araw ng paghuhukom. Kung bakit doon ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat, sapagkat ang sino mang maghahads, anuman ang katayuan niya sa buhay, anuman ang kanyang lahi, saang sulok man siya ng daigdig mula, silang lahat ang kalalakihan, walang brief, walang sando, pero nakabalabal ng puting-puti na tela na hindi naman nakikitaan. At ang layunin ng paglakbay ay upang manalangin sa Panginoon, humingi ng tulong, humingi ng habag, humingi ng awa, manalangin na ipagkaloob sa kanya ang kaligayahan at ang kapayapaan sa mundong ito, higit sa lahat na nanalangin siya na ipagkaloob sa kanya ang paraiso at ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Kung bakit doon ipinadadama ang araw ng paghuhukom, sapagkat ang sino mang maghahads, ang tanging daladala niya ay ang katawan niya lamang, nakabalabal sa kanyang katawan at kaunting panggastos habang siya'y naroroon. Dahil kung halimbawa isa kang Muslim at ang bahay mo na naipundar halimbawa ay halagang 10 milyon, hindi mo ito pwedeng baunin kung ikaw ay magsasagawa ng hajj. At ang lagi nating isaisip na kung halimbawa marami kang naipundar na kayamanan, ang bahay mo halimbawa ay worth 20 million at binawian ka ng Panginoon ng buhay, katotohanan kababayan, kahit isang pusti ng iyong bahay, wala kang madadala sa iyong hukay. Ang lahat iiwanan ng tao, sapagkat ang titingnan lamang sa atin ng Panginoon, kung papaano natin siya sinamba ayon sa kanyang gusto, at kung papaano tayo namuhay sa lupa ayon sa utos ng Panginoong Diyos at ayon sa itinuro ng mga propeta na kanyang isinugo. So ito ang limang pillars o haligi ng Islam. Una ay ang tinatawag na panunumpa o shahadatain. Pangalawa ay ang limang bis na pagsasala o pagdarasal. Pangatlo ang pagbibigay sakat o kawang gawa kung ikaw ay may ipon, kung wala hindi ka obligado. Pang-apat ang pag-aayuno o pagpapasting sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang paghahajj or pilgrimage kung ikaw ay may kakayahan na isagawa ito. Maliban dito, mga kababayan, karagdagang aral sa inyo ang katotohanan kay Jesus Christ, peace be upon Him, na siya ay hindi namatay at hindi ipinako sa cross. But the truth about Jesus, peace be upon Him, up to the present time, He is alive. Siya ay buhay. Dahil noong kanyang panahon, hinahabol siya ng mga Hudyo. Gusto siyang patayin at pinagdibintangan na isang kriminal, isang impostor, isang sinungaling at isang huwad na propeta. Kaya gusto siyang mapatay. Dahil mahal siya ng Allah o ng Panginoong Diyos, hindi niya pinabayaan na mapatay ng mga Hudyo bagkos iniligtas siya ng Allah. So itinaas siya at hanggang ngayon, si Jesus Christ ay nasa pangalawang palapag ng kalangitan at siya ay buhay at naniniwala ang mga Muslim na siya ay muling bababa sa daigdig. At sa pagbaba niyang muli, isang dakilang tanda ito na nalalapit na ang araw ng paghuhukom. Pero kung kailan siya bababa na muli, walang may nakaaalam maliban sa Allah o sa Panginoong Diyos lamang. So ito ang aral ng Islam, mga mahal na kababayan. Sa Islam, mga mahal na kababayan, walang masama na tayong lahat ay magsikap dahil ang pangarap nating lahat ay ang mapaunlad natin ang ating buhay sa mundong ito. Uulitin ko, walang masama ang mag-strive o ang magsumikap. Ngunit sikapin natin na ang ating pagsikap ay sa malinis at sa legal na pamamaraan. So if there is nothing harm to strive in order to succeed in this world, mga mahal na kababayan, ang turo ng Islam na mas higit na sumikapan at paghandaan natin ang tinatawag na kabilang buhay at ang araw ng paghuhukom, sapagkat naroroon ang tinatawag na buhay na walang hanggan. At ang paghanda natin sa tinatawag na kabilang buhay, huwag naman natin sanang sabihin na later on o tsaka na lang, dahil ang katotohanan, mga mahal na kababayan, walang sino sa atin ang may hawak ng kanyang buhay. Ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran,
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي